Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon. Maganda pa ako sa umaga sa inyong lahat. Kain tayo, guys. Ayan, mukhang ng paksyong isda. Diba? Kain tayo. Ano, paksyong isda. Kain po tayo, paksyong isda. Kain tayo, guys. Paksyong ng isda. Sabay pinabay. Kain po. May. Tinatanong kita, ilang pinapili mo ubi halaya? Di ba lima? Ilang pinapili mo ubi halaya? Apat lang. Sabi mo daw, sabi ni Andy, apat daw. Eh, ikaw walang sabi apat, di ba? Oo nga. Bakit? 120 pala isa, no? Oo, sa apat na pera, so 480 na. Eh, wala pa rin si Baro, dahil baka akong pera. Nakilapot ka na isang libo kay Kuya. Papadalan ko naman. Ito yung mga pinapili niya, bilangan rin daw niya ng puti. Puti ka sa ano? Ano to? Ano ba yun? Puti, pinapili niya, baruho. Wow. Tapos, ano ba? Tuyo. Pag-tunit ka na, yun ang mga ano niya. Tama na yun, baka hindi na makal siya. Baka 2 kilo na. Baka lumampas na ng 10 kilo, May. Eh, manghiram na lang muna siya. Ha? Manghiram na lang muna siya, tapos papadalan ko na lang siya pag sahod. Kasabay din ng kay Papa. Ano po? Ihamod lang ang dumating. Ay, hamdan lang. Anong sabi mo, Man? Sige, ikaw naman. Sabi ko, sa bago. Kain tayo. Tatlo ang papadala ni Mama. Salamat. Tatlo ang papadala ni Mama. Kung ano daw, kung pupunta din daw niya si Keke, kung tama ako madadaan, bigyan mo daw niya ng pag-uong. Pero yung asara, may hindi ako nagpabili. Ah, wag na. Huwag na asara. Wag na. Eh, isang kilo lang din gamit mo nga daw ilang kilo na. Kaya nga po. Kaya naman ako ibabalik na sa mga. Pero pag ano, huwag niya padala yung mga mabibigat na ano. Basta yung 2 jacket, yung pantihan ko lang, importante yun. Be, makabili ka ng jacket dito. Tapos, pinabili mo nga yung maalit, diba? Tapos, yung damit lang natin na ano, tsaka yung, yun lang, basta kung ano lang. Talong, may talong na paksi. Hindi naman siguro magano yun, ang 4-10 kilo yung kasi, kung dalawang maleta, may alam yun. Kunyari, isang maleta si, ano, si Howard nito, si Joe. Kunyari, pagpalagay mo 25. O kaya, 30 kilo, tapos may maliit sa bag, okay lang yun. Kung baga, iba pa yung ano, yung hand carry niya. Ang hand carry niya yung bagpak ko na hiniram niya. Ay, yun ang hand carry niya. Kaya niya ba gamit yun? Gamit niya siguro, pero maliit lang yun eh. Baka pwede rin niyang i-hand carry ang papadala ni Mama. Maliit lang yun yung brown. Basta ilipat lang ni Mama yung mga pagkain dun sa loob ng maleta. Dapat ilagay ni Mama sa isang paper bag yung mga pagkain o kaya sa ano. Hasa-hasa ang tawag dito. Direct flight siya, di ba? Apo. Kaya walang problema yun. Pag direct flight siya, walang problema. Ang problema lang sa pag-mista ko, kasi na lang sila nagsakasal. Wala kong... Kahit saan may tubig, tinatapon ka lang. Wala kong stopover. Direct yun. Direct flight. Direct flight siya, direct. Ganun din ang pag-uwi ko.
Lahat si Baba direct flight. Hindi siya nagpapano ng may ano. Oo, yun si Baba. Yan ang pinakamaganda, walang connecting flight. Kasi pag may connecting, pinakamurang flight. Okay. Yun, pag ganun. Kaya... Oye! Oye! Alas 10 ng umaga yung flight niya, tapos... Ayun, 9, 10, 11, 12. Mga maaga pa rin siya makakarating dito, te. 3? Mga 3 ng hapon o ano? Eh, kasi? Hindi. Mga alas 7, alas 8, ganun? Anong hapon? Kasi ang sabi ni... ano, mga kaiserby na ba, kasi nalilig sa bahay. Kasi sabi sa akin ni Goman, kaya nga daw, before 8 o'clock, nandun na daw si Mama sa airport. Before 8 o'clock, nag-chat sa akin si Jocelyn. Kasi, oh, sila ganun din, kasi sila galing pa silang La Union. Malamang maaga na eh. Kasi magbibiyahe pa sila. Siguro alis yun ng kwan. 4 o'clock. 5. Ganun. Madaling araw. Nakatalag yun. Laon yun. Ay, nakatalag yun. Hindi natuloy ang kasal niya, May. Kasi marami siyang utang. Maraming utang sa papagawa ng... Nagkasakit ang mama niya. Mama niya. Lagi na udlot. Lagi na udlot yung kasal niya. Ang mahalaga, magmahalan sila. Mabait naman yung asawa niya, May. Wala namang problema. Kaya naman mag-itay. Saka para naman silang mag-asawa na naman talaga. Kulang lang ang bas-bas. Pagkakasal kayo. Nakikinig po ako. Nasigaw ka naman. Pagkasal na kayo. Nakukuha ka dito. Nag-move kang kami ng isda. Nakukuha ka sa video ko. Ah, hindi naman siguro. Naririnig po ka tamay, sumisigaw ka na nga eh. Pag uwi niya, pakasal kayo. Ha? Ano pa? Sige, magsalita ka lang, nakikinig ako, May. Natinig na ako. Malapit natin. Baka nabunod na ako doon sa kwan, play all. Hindi pala si Madam Palak wala. Sabi ko sa'yo, Ben. Sandali lang. Sandali lang. Nadamihan ko naman. Ayan. Naiwan ang ulo. Naiwan ng ulo. Sino kayang ikakasal sa kanila sa Malina, no? Hindi ko alam, be. Basta. Natanong ko nga kay Ayol. Si Ayol. Ano ba yan? Pagkain ko? Ang panggong lalaki sa kanila. Ibigay ko sa pusa ito. Anong pusa? Sa labas, be. Kasi nadamihan ko na ng sauce. Ayan, guys. Tapos na ako mag-mukbang ng isda. Ay, hindi nang dalang isda mo? Isa pa lang sa akin. Pero tingnan mo naman pagkain ko, be. Parang... Halos matinik na nga ako eh. Matinik nga lang ito. Ano na tawag sa akin? Ayan. Parang tinirahan ko pa yung... Thank you guys! Ang sarap kumain ng isda. Araw-araw. At nagbablog pa ako sa doon ang gagaling magtagalog, magpakistani, indiano, whatever. Pagmanok ang kinakain ko, wala akong pagmanakain na pagkong.
Mas lalo tilapia, mag-vlog din ako ng tilapia. Saan ko naman yung i-pray ko na? Kaya nga. Pwede rin steam, pwede rin bakyo, pwede rin sa bawahan. Ano ba yun? Sinigang na tilapia. Sana bumili ng kampong, no? Sarap din yung sinigang. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comments. Kung gusto niyo kumain ng tilapia ay ng isda, ayan ang may tira pa ako sa pusa. Kawawa naman. Mamaya mo na lang kakainin. At saka may ampalaya pa yan. For bitter life. For bitter life. Yung mga high blood. Skeleton na lang is the kawawa. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell button. And thank you. Ano naman ang drinks ko? Sprite, no? Ay, tapo na yung kwan. Akala ko kakainin ko yung full. Thank you guys. 11 na. Baka hindi na maganda pa ako sa umaga sa inyong lahat. God bless.